Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Muli, tayo po'y nagpapasalamat sa Panginoon na tayo binigyan ng isang muling pagkakataon na makapag-aral ng kanyang mga salita. Kumusta po kayo? Ako po ay dumadalangin sa Diyos sa tayong lahat ay nasa mabuting kalalagayan. Ngayong gabi, isa na namang pagpapala na binigay sa atin ng Panginoon ay mabuhay tayo magpasa hanggang ngayon. Because our unseen enemy, this virus, is very dangerous. But again, mas makapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Sabi po sa 1 John 4:4, greater is He in you than He, the devil, who is in the world, together with His weapons. Okay, kasama yung virus na yan. But again, our God is greater. At ang sabi, we are more than conquerors through Him, the Lord Jesus Christ, who lives in us. Okay? Through Him who loved us. So ngayong gabi ho, bago tayo magpatuloy, samahan niyo pa ako sa pananalangin. Hingin natin ang patnubay ng Diyos para ho ma-enlarge ang capacity ng ating spirit at the same time, atin pong maunawaan ang mga nais sabihin ng Panginoon sa atin at minsahin ng Diyos. Okay? So join me in a word of prayer. Father, we thank you. We bless you and we worship you. I ask you and pray for your divine wisdom, knowledge and understanding. Speak to us in a very powerful way. Enlarge the capacity of our spirit. Give us a tender, humble, and teachable heart so that every time your word will minister to us, we will welcome it with joy and we will welcome your word as the word of God, not as a human word. Thank you, Father. Holy Spirit, O God, I pray for your divine intervention. I pray for your divine leading to us from the beginning till the end. Bless your people who are listening to me right now. Those who are sick or even their family members who are sick, we declare healing in the name of Jesus. We come against that sickness in the body of their loved ones o sa kanya mismo na nakikinig ngayon. Receive your healing in Jesus' name. I also declare divine provision for all your needs and God's divine presence and peace be upon you. In the name of Jesus. And the blessed people of God declare, Amen and Amen. Muli, magandang gabi ho sa mga kabubukas pa lang sa kanilang Facebook. Live rin po tayo ngayon sa YouTube. Okay, so nariyan din po tayo at pagpalain kayong lahat ng Panginoon. And before I continue, I would like to encourage you to share this message, to your friends or to other people na gusto nyong mapagpala rin sa mensaheng ito. So we are now on the 8 principles about the lesson or spiritual lessons in the life of the prodigal son. So the 8th principle is be a good steward of everything that God had entrusted you. So I want you to understand that one day all of us will give an account before the Lord or before the true and living God. Everything that we have, our talent, our strength, our body, this is not ours, but this is God's property. Ano pong ibig sabihin? Lahat lang ho na meron tayo ay hiram. Lahat lang ho na meron tayo ay ito po ay pansamantalang ipinagkatiwala sa atin. That is why very important na maunawaan natin that we are not the owner of our life. We are not the owner of our body. We are not the owner of anything that we have. But God is the owner. So sabi natin nung nakaraan sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. So clear as crystal, we own nothing and God owns everything. So sabi ko noong nakaraan, Tuesday, God is the owner, we are just managers. So dapat wag yun maalis sa atin because the moment we act as the owner, we are violating the protocol of God. Your life is not your life. Kaya nga mali yung sasabihin natin, buhay ko ito, huwag niyo akong pakialaman. That is very dangerous. Why? Because you are forgetting the reality that God is the one who created you and He is the owner of your life. Kaya ho, maraming buhay ang napapariwara. Maraming buhay ang hindi nagiging kalugod-lugod because of wrong perception, wrong understanding. Tonight, I pray that there's this verse, Psalms 24 verse 1 will open up your mind, will open up your spirit
that you are not the owner. You are just the one managing. Kaya nga manager ang tawag sa iyo. But do not forget that any decision that the manager should do or any action that the manager should do, it should be subject for the approval of the owner. Kaya nga, napag-usapan natin noong nakaraan, ang pakialaman mo at mayroong kang babaguhin sa buhay mo o sa itsura mo, dapat nagpapaalam ka muna sa may-ari. Nakita nyo? Kaya yung iba, minsan hindi mo na makilala. Dating iba ang kulay, ngayon iba na ang kulay. Ano nangyari? Because oras na pakialaman mo, parang mayroong kang papakialaman sa katawan na ito. Para ka nagsisend ng message sa Lord na lumikha. Hindi ko gustong pagkagawa mo sa akin. Kailangan kong baguhin ayon sa gusto ko. Violation of God's protocol. Malinaw? Because kung anong itsura mo at anong pagkalikasay ng Diyos, ang mga tao pwedeng tingnan kang hindi perfect. And we don't care about it. What is more important is, ganyan ang itsura mo, ganyan ang pagkagawa ng Diyos sa iyo, in the eyes of God, you are perfect. Malinaw? Malinaw. So, another verse, bakit kailangan natin maunawaan that we God is the owner of everything and all things, we are just managers? Because Ecclesiastes 12, 13 to 14, it says, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments for all this, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. That is why I admonish you, mga kapatid. I encourage you to do what is right in the eyes of God. Gusto ko maunawaan natin yung salitang integrity. Alam niyo ho yung salitang integrity? Yan ang isa sa hinahanap ng Diyos sa isang mananampalataya. Kahit sa sinong tao. Bakit? Because integrity is whether no one is looking or you are alone, you still do what is right. Because maraming mga tao gumagawa lamang ng tama kung sila ay nasa public place. Kung sila ay nasa maraming tao na marami nakita sa kanila. Integrity is this. Even if no one is looking, even if you are alone, and you have all the opportunity to do the wrong thing because nobody is looking, always remember, if you possess and if you want to possess that integrity in your heart, whether you are alone or you are in public place, you will always do what is right. And that is righteousness in the eyes of God. Malinaw, mga kapatid. Why? Because we will give an account before the Lord. We will stand before Him in the day of judgment. At dito makikita natin, papanagutan natin ang lahat ng ating ginawa, mabuti man o masama. Sabi ko noong nakaraan, mas maganda kung mabuti, may reward ka. Paano pag hindi mabuti? Paano kung masama? May punishment ka. That is why it is very important na palagi ka nag-aaral ng salita ng Diyos para ma-realign mo, ma-readjust mo, ma-fine-tune mo ang buhay mo ayon sa salita ng Diyos. Bakit ganun ang paalala sa atin ng salita ng Diyos? Because Hebrews 10:30 to 31, it says, for we know Him who said, justice belongs to me, I will repay them, who also said, the Lord Himself will handle these cases. Verse 31, it is fearful. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Alam niyo, pasaan-saan man papunta ang tao, saan ka man pupunta, kapatid, ano man ang balak mong gawin, yung iba mga tao hindi kinikilala ang Diyos. At the end of the day, pagdating ng kanilang huling hantungan sa buhay, Diyos pa rin ang kanilang makakaharap. And the sad thing is, if you are rebellious to your Creator, you are rebellious to God, what will happen? At the end of the day, siya rin ang magiging hantungan mo. At pagharap mo sa kanyang punong-puno ka ng karebeldiyan at hindi ka sumusunod kumikilala na siya ang iyong manlilikha, you will pay the price. That is why it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Why? Because Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. Alam niyo ho, mga kapatid, better to be consumed by the fire of God now. Anong ibig kong sabihin? Lahat ng inaccuracy sa buhay natin, lahat ng hindi tama, ipasunog na natin sa consuming fire ng Panginoon para madalisay tayo, para pagharap natin sa Kanya, wala nang maipipintas sa atin. Mas mahirap yung kargado ka ng kasalanan ngayon, tapos haharap ka sa Kanya, ibang pagdalisay niya, kasama kang dadalisayin ng Kanyang apoy. Mahirap yun. I am talking about hell.
Malinaw, mga kapatid. Now, be a good steward. Kung ganun pala, then what are we going to do? Be a good steward of everything that God had entrusted you. Number one, be a good steward of God's resources. Mahalaga ho ito. Your treasure, your time, and your talent. So let us talk about treasure. So napag-usapan natin na nakaraan yung rich young ruler. So makita natin yung kanyang posisyon, lumapit siya sa Panginoon. Lord, paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? At tinignan siya ng Panginoon na magiliw, bata eh. Anong sabi sa kanya na Lord, alam mo bang kautosan? Do not murder, do not kill, do not commit adultery, honor your mother and your father. Buong pagmamalaking sinasabi niya, Lord, maliit pa lang ako, ginagawa ko na yan. Ano pa? The Lord look at him at ang sabi, you only lack one thing. Alam nyo, we cannot please God on our own effort. We can only please God if we will put our faith in the Lord Jesus Christ. Maybe some of you are listening to me right now, hindi mo pa totally sinusurrender ang buhay mo sa Panginoon. I challenge you tonight, right where you are, just whisper this word to the Lord. Lord, I surrender my life to you tonight, and I ask you, Lord Jesus, to be the King and Lord, Savior of my life. Pag binanggit mo sa Panginoon ngayong gabi, you will feel, you will experience peace like a river inside your spirit. Okay? So ito, sabi niya, nagpa-impress siya sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, one thing you lack. Go and sell all you possess and give it to the poor. And you will have treasure in heaven and follow me. Come and follow me. Ang nang ginawa niya, but he was deeply dismayed by these words and he went away grieving for he was one who owned much property. Doon sinabi ng Panginoon. Nakita niyo? Ang sabi ng Panginoon, looking at his disciples, how hard it is be for those who are wealthy or rich to enter the kingdom of God. It is easier, verse 25, ang sabi, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Alam niyo mga kapatid, there is a great lesson na makuha natin sa buhay ng rich young ruler. He wants God, he wants eternal life, but he don't want to let go of his idol. Alam niyo, everything that you put before God is an idol. Dito sa kaso ng rich young ruler, ang kanyang idol ay walang iba kundi yung kanyang kayamanan. Look at me now. Simula nung binanggit na tumalikod yung rich young ruler, wala nang nabanggit sa Bible about him. Tingnan niyo ako mabuti. Anyone or any person who chooses things, wealth or material thing, more than God, your story has just ended. Let me repeat. People or a person who chooses things, financial, material, basta anything aside from God, those people, their story had already ended. Wala ka na marinig about the rich young ruler. Hindi na sabi nagsisi. Why? Because God had given him a chance already to possess eternal life. And sabi ng Panginoon, give all you sell all you possess and give it to the poor and you will have treasure in heaven. Pero mas pinili niya na wag ibenta, wag sundin ang gusto ng Diyos. Pero ang gusto, kaya kita nyo, hindi po pwede na gusto mo ang Diyos at the same time may hawak-hawak ang goods ng kalaban. Hindi pwede. Look at me now. Some of you are listening to me right now. Hindi pwede, no pwede, na gusto mong maglingkod sa Diyos at the same time may hawak-hawak kang mga goods ni Satanas. Hindi pwede. There are people or Christians who wants to follow Jesus all the way but they cannot let go of the goods or of the things of the devil. It cannot be. And then you are expecting, meron ako nabasa sa Facebook, hindi ko lang matanda ng buo. Parang ang sabi, ganito. Okay, sana makuha ko ng tama, no? Kasi alam ko, nabasa nyo rin yan. Yung bang, parang, ayun, si, yung ating kaibigan, no? Si Pastora Shirley, na nalagay niya. Ang sabi, naninigarilyo ka. Lasinggero ka. Tapos, nagpipray ka kay Lord ng good health. Okay, so, minsan nakakatawa, no? Naninigarilyo, lasinggero, pero nagpipray ng good health kay Lord. That is opposite or contrast
You are doing the wrong thing and then you expect God to do and to bless you with good things. And that is very, very contrast. And it will never happen because our God is a just God. Malinaw, mga kapatid? So dito makita natin, you cannot pursue God or obey God 100% if you are carrying the goods of the devil. You should let go of the goods of the devil and there should be nothing in your hand so that God can put something powerful, something beautiful, something blessed in your hand so that you can hand it over to other people na nangailangan ng blessing and you will become a channel of blessing. Malinaw ho? Because there are other people, they want to follow Jesus, they want to love the Lord, but their other hand is holding to something that is not from God. It cannot be. Malinaw? Malinaw? Kasi, pag ganyan ang ating ginagawa, katulad ng rich young ruler, ikaw na rin ang naglalagay ng ending sa buhay mo. Simula nung siya'y umalis, tumalikod sa Panginoon, di na nasundan, wala ka na marinig about the story of his life. Again, ulitin ko, people or a person who chooses their habit or their dreams or whatever, finances or material things, okay, more than God, they just ended their lives. Their life story has just ended. I hope and pray na naunawaan mo ito ngayong gabi, kapatid. Why? Because anything in this world, kung buhay lang tong rich young ruler na to, masarap kausapin to eh. Because nagkamali siya ng choice. Dangerous yung kanyang pinili. Why? Because your wealth will not save you. Tandaan niya, mga kapatid. Kung mayroong kang mas pinapahalagahan kaysa Diyos, sa panahon mo, mas mahalaga yung ginagawa mo kaysa Diyos. Kahit kayong mga nag-aaral, china-challenge ko kayong lahat. Yung iba mga nag-aaral, wala na rin panahon sa Diyos. Bakit? Hindi masamang mag-aaral. Pero kung yung pag-aaral mo ang umaagaw na ng atensyon mo sa panahon mo sa Diyos, mag-isip-isip ka. Kasi kahit pag-umraduate ka at magkaroon ka sarili mong kumpanya, kung walang God factor at walang Diyos dyan, it is good as nothing. All your effort will boil down to failure. Tantamount to failure. Sabi nga palagi ni Pastor Wilbert. Kahit anong sikap mo, kahit anong husay mo, pag walang God factor, pag walang kampi ng Diyos, walang touch ng Diyos, what will happen? All your effort is tantamount to failure. Tingnan niyo ako mabuti. You should learn how to choose what is right. Why? Because our life is very short. That is why you have to learn, katulad ng rich young ruler na to, dapat naintindihan niya. He should be a good steward. Tingnan niyo ako mabuti. Hindi naman masama maging mayaman. Di ba sabi ko na nakaraan? The wealth that you have ay mayroon dalawang dalayan, blessings and curse. Kailan niya nagiging curse sa'yo? Pag ikaw ay naging mayaman at nagpo-possess ka na ng mga kayamanan at ikaw ay napalayo sa Diyos at hindi ka na nagiging naglilingkod sa Panginoon, that wealth that you have, that blessing so-called na sinasabi mo, is a curse to you. But the moment you possess blessings from the Lord, you receive blessings from the Lord, malinaw sa isipan mo that you are not the owner, you are just the manager. Anong gagawin mo? You will use it for the advancement of God's kingdom on earth. Then that wealth is a blessing to you. Hope clear sa'yo yan. Now, I'll give you the greatest challenge in the life of every believer in the area of stewardship or resources. Ito yung challenge. Kasi pag ikaw ho ay mayroong pinagkatiwala sa'yo ang Diyos sa mga resources, mayroong challenge dyan. At ito'y nangyayari sa buhay ng bawat believer. Are you ready? Let us open our Bible to the book of Matthew chapter 6. Tingnan nyo sa screen ninyo. Verse 19 to 24. I'll read it to you. Plain. Ito ha, ayon sa salita ng Diyos. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in or steal. For where your treasure is, there your heart be also. Tingnan nyo ang challenge. Huwag kayong mag-ipon. The word, alam nyo ho, pag sinasabi ho ng Panginoon na wag, yan po'y imperative. Pag sinasabing imperative, kailangan. Do not argue. Do not reason out. Pag sinasabi ng Bible, do not or wag,
Tandaan mo kapatid, pag sinasabing wag, hindi yan pwedeng pwede na. Pag wag, ibig sabihin wag talaga. Malinaw kapatid, malinaw. Wag kang mag-justify sa Bible. Wag kang wag ka na mag-reason out. Wag ka na mag-contest. Hindi, ang ibig sabihin niya, no. But when the Bible says wag, it is imperative. Pag sinasabing imperative, no discussion, no reasoning, that's final. At ang sabi rito, sa verse 19, wag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na kung saan ang mga tanga, ang kalawang, at na ito'y sisirain, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok. Anong ibig kong sabihin? Anong ibig sabihin ng Bible? Kaya malinaw talagang diniinan niya yung do not, wag. Ay, pastor, paano yan? Eh, hindi na ako makakaranas ng kayamanan. Kaya nga, pinauna ko kanina eh. If you dream, or if you desire to be blessed by God, or to accumulate wealth, make sure na as early as now, clear sa'yo, na pag dumating ang wealth sa'yo, alam mo ang gagawin mo, you will make the wealth your slave so that it will be a blessing to you. But if you are not yet ready to handle blessings, kung naduduling ka pa sa maraming zero, you better stop and you better pray to God that He will reinforce your faith. Why? Because pwede yung material or financial blessing magiging curse sa'yo pag yung pera na ang magiging boss mo. Malinaw. Kaya if you are praying for financial blessing and the Lord didn't give it to you, check your maturity, check your spiritual stature. Bakit? Baka hindi pa kaya mag-handle. Kasi ang tatay natin sa langit, ang Diyos nating amang buhay na buhay, ay siya ay responsable at ayaw niya na tayo ay mapahamak dahil sa mga blessing na binibigay niya. That is why, clear as crystal, kung ibig mong pagkatiwalaan ka ng mga mahahalaga at mga blessed things, perfect things, mga blessing, finances, name it, ibibigay lang ng Diyos yan sa mga mature. Ibibigay lang ng Diyos yan sa mga babad sa kanyang salita. Kaya palagi kong inulit-ulit, immerse yourself in the Word of God so that when time comes, the Lord will bless you. Hindi ka naduduling at hindi ka lumalayo sa Diyos. Ang blessing galing sa Diyos nagiging pagpapala sa iyo, nagiging blessing talaga sa iyo. Hindi siya nagiging curse. Malinaw. Sa tagal ko, more than 30 years na pagiging Kristiyano, isa lang ang napapansin ko. Sa mga immature na nakahawak, nakareceive ng mga malalaking pagpapala mula sa Diyos, that blessing, so-called blessing, became a curse to them. And God doesn't want that thing to happen to you. Malinaw? So the word do not. Pag sinasabing huwag kayong mag-ipon, hindi ito literal na sinasabing huwag mag-ipon. Ibig lang sabihin, be wise, be a wise steward. Be a wise manager of the blessings, of the resources that the owner, God, had entrusted you. And by the way, when God entrusted you something, ibig sabihin lang, mayroon siyang tiwala sa'yo. Kasi hindi niya ipagkakatiwala ang mga pagpapala kung hindi ka naman katiwa-tiwala. So those of you who own businesses, those of you who own your own company, those of you who have job, may tiwala ang Diyos. Kaya kanilagay dyan sa pwesto na yan. So huwag mong sirain yung tiwala ng Diyos sa'yo. Kaya ako pinadala ng Diyos sa'yo ngayong gabi para i-reinforce ka na yung business mo, huwag mong patakbuhin ng ikaw lang. Kailangan yung iyong business mayroong God factor, because any business who possess a God factor, I am telling you, I will stand with the Word of God. If God's factor, God's favor, God's blessings is upon you and your business, that business, no matter what happened in this world, it will really prosper. Why? Because of the God factor that you possess. Because a God factor will open the heaven and pour out so much blessing in your business, in your life, in your family. Kaya nga importante yung God factor. At ang God factor, masisecure mo lang kung malalim ka sa salita ng Diyos. Nag-grow ka sa iyong maturity. Malinaw mga kapatid? Do not store up treasures kung gagamitin mo rin naman saka walang kabuluhan. Instead, store up yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in.
For where your heart, your treasure is, there your heart be also. Look at me now. Saan tayo in-encourage na mag-ipon ng kayamanan sa langit? Now, tingnan niyo ako mabuti ha. Watch the revelation and catch it now. Pag sinasabing, lay treasures in heaven, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, hindi po yan ibig sabihin, puro Bible study na lang gagawin mo sa buhay mo. Do not forget that you are still a human being and you need someone and you need something in this world for you to survive. Malinaw? Hindi pag sinasabing, mag-ipon na lang kayamanan sa langit, wala ka nang gagawin, hindi ka na magkatrabaho, at wala ka nang gagawin, puro na lang sa Diyos. Eh that is, you're not using your common sense. Malinaw. Pag sinasabing lay treasures in heaven, ano lang ibig sabihin? Lay yourselves, store up for yourselves treasures in heaven. Ang ibig lang sabihin, in everything you do, whether you eat or drink, whether you work, you worship, name it, everything you do, make sure that it is all for the glory of God. That is laying up, laying for yourselves treasure in heaven. Hindi yung puro ka nalang pray. Orasan ng trabaho, nagpipray ka pa. O di mahuli ka ng supervisor mo, tanggal ka pa. Malinaw. Hindi yung kailangan mo mag-set apart para mayroon kang devotion sa Panginoon. Eh, tingnan niya mabuti. Ito yung hindi na ituturo sa atin before. Kaya maraming mga Kristiyano, napaka-epektibo sa simbahan, napakalakas ng ilaw at liwanag sa simbahan, brown out pagdating doon sa workplace. Brown out pagdating sa marketplace. Brown out pagdating sa mundo. Bakit? Tingnan mo ako mabuti. Saan ka dapat magpapakakristyano? O sa church dapat magpapakakristyano ka? Pero higit na yung pagiging kristyano mo, nakikita dapat sa mundo. Bakit? Kasi ang mundo ang madilim, ang kailangan nila ilaw. Anong saysay kung napakahusay mo magpakanta, napakahusay mo magministeryo sa loob ng simbahan, pagdating naman sa labas, brown out ka. Bakit? Brown out ang ilaw mo. Bakit? Kasi irrelevant ka. Kailangan mo mag-separate kasi kailangan mo magka-devotion sa Panginoon. Look at me now. Those of you who are working, if you are working, you should work 8 hours. Malinaw. 8 hours ka dapat ang katrabaho. Bakit? Kasi diyan ka binabayaran. That is why very important po ito. Na dapat when we work for God, because working 8 hours with all our hearts, with all our best, unleashing our potentials, everything that we do, ano mangyayari? That is laying up for yourselves treasures in heaven. Malinaw ba, mga kapatid? Everything that you do, it must be centered to Christ. We should work for His cause, and we should work most especially to give Him glory. Why? Because we are the light and salt of the world. Yan po ang laying yourselves treasures in heaven. At dito makikita mo, sabi rito, for where your treasure is, there your heart be also. Kung ano ang priority mo, ano ang inuuna mo, ano ang love mo, ano ang passion mo, doon din naroon ang kayamanan mo. Malinaw, are you passionate for the things of God? Are you passionate to dedicate all that you do for God? Then you are laying for yourselves treasure in heaven. At alam na alam ng Diyos kung sino ang kayamanan mo. Mahalaga ho ang tanong, sino ba kayamanan mo? Is it your family? Alam niyo mga kapatid, okay naman ang pamilya eh. Alam niyo sinasabi ito ha, nililinaw ko ito. Magmahal ako sa pamilya. Mayroong namang ibang Kristiyano, wala nang oras sa Diyos, puro pamilya na lang. Tingnan niyo ako mabuti, nilinaw ni Kristo eh. Ang sino man nagmahal ng kanyang ama, ina, asawa, mga anak, ng kanyang ari-arian, ano sabi? Ay hindi karapat-dapat na sumunod sa akin. Ano bang ibig sabihin? Sa ibang translation, those who do not hate. Yan ang ginamit na ibang translation. Now, I want to clarify this to you. Hindi mo dapat kamuhian yung mahal mo sa buhay para sumunod ka lang sa Panginoon. That's not the point of God. Ang sinasabi ng Panginoon, unahin mo siya. Kasi kung ikaw ay mananahan sa sarili mong pagmamahal para sa pamilya mo, kapos yan. At lagi mong tandaan, ang tao, kahit na gaano mo sila kamahal, gaano mo kayo nalagaan, maghahanap at maghahanap yan kasi walang satisfaction yan. Kaya ka ng Diyos muna ini-encourage na unahin mo siyang mahalin, unahin mo siyang paglingkuran, i-prioritize mo siya para ano, para yung pagmamahal mong kapos ay kanyang pupunuan para pag ibinigay mo na sa mga mahal mo sa buhay, ang kanilang natatanggap, hindi lang pag-ibig mo, kundi yung pag-ibig mo na kalakip ang pag-ibig ng Diyos, kaya pag natanggap nila yan, lubos-lubos sa kanila, kompleto sila. Malinaw na. Problema kasi sa atin, we are trying to be a hero
eh, we are not a hero, but we are zero. Wala naman tayong maibibigay sa mga mahal sa buhay natin. Yan trabaho mong pinagmamalaki mo na nagbibigay ka ng monthly na magkano lang. And then you are praying to the Lord na i-bless ka. Tingnan niyo ako mabuti. Ha? Huwag kayong ma-offend sa akin. Lilinawin ko lang. Do not ask God for blessing kung hindi naman siya ang number one at priority sa buhay mo. Huwag kang ma-offend. Unahin kita. Ililinawin ko sa iyo. Huwag kang humingi ng blessing sa Lord. At huwag kang humingi na pagpalain ka ng Diyos kung hindi mo siya inuuna. Why? Clear as crystal ang sabi ng Bible, seek you first the kingdom of God. Seek God first. He should be your priority. And His righteousness, live a righteous life. If you are seeking God, wala kang choice kundi mabuhay ng righteousness because God is a God of righteousness. At anong sabi niya? And all these things, all the things that you need in this life will be provided, will be added unto you, will be given to you as well. Malinaw ba, kapatid? That is why, gusto na Diyos, unahin mo siya. Bakit kapos ka? Pag-ibig mo, kapos. Supply mo, kapos. Lahat sa'yo, kapos. K-A-P-O-S, kapos. So, paano mo masusupply yung gusto mo, yung dream mo para sa family mo, yung dream mo para sa buhay mo, marating mo, unahin mo, Diyos. I'm telling you. Gawin mong kayamanan ng relasyon mo sa Diyos. Inurture mo yung relasyon mo sa Diyos. You will be amazed. Because this time, it is no longer you is moving. Yes, you are still moving. But moving with you and being with you is none other than God. And if God moves, consider it done. Then ang matatanggap na pag-ibig ng pamilya mo ay hindi lang pag-ibig na taglay mo, kundi pag-ibig na taglay mo na mayroong kalakip na pag-ibig ng Diyos. Kaya pag natanggap nila, lubos, lubos. I hope clear sa iyo, kapatid. Sino ba kayamanan mo? Kayamanan mo ba ang Diyos? How about your relationship with God? I am too personal tonight. How's your relationship with God? Paano mo tinatrato ang relasyon mo sa Diyos? Tingin mo ba sa relasyon mo sa Diyos, kayamanan? Yan ba ang pinagmamalaki mong kayamanan? O naghahanap ka pa ng ibang kayamanan sa mundong ito? My God, kapatid. Wake up. Kung Kristiyano kang tunay na kikinig sa akin ngayong gabi, gusto ko ipamukha sa iyo. Imulat ka sa katotohanan para lumaya ka ngayong gabi. Ang kayamanan na pinaghahanap mo sa libutan, hindi yan tunay na kayamanan, peke yan. Bakit ko sabihin peke, temporary lang yan, mauubos din yan. Ang tunay na kayamanan, yung mga pangwalang hanggan, at yung kayamanan na yan, matatagpuan mo lang sa Diyos, at ang kayamanan na yan, nasa kamay mo na, ano yan? Relasyon mo kay Kristo. Yan ang pagyamanin mo, yan ang iyong i-manage, palaguin mo. Ang iyong kayamanan, yung relasyon mo sa Diyos, yan dapat ang pinakakayamanan mo na hindi mo ipagpapalit. Sad to say, because of ignorance and negligence sa salita ng Panginoon, maraming Kristiyano, mga Judas ba kay Judas, may pinagkanulo at pinagpalit ang kanilang relasyon sa Diyos. Makuha lamang itong temporal at nabubulok na kayamanan galing sa sanlibutan. Listen to me carefully. How do you treat your relationship with God? Is it your treasure? Naalala mo yung mga parable about the kingdom? There is a man who is a merchant. Naghahanap siya ng kayamanan o naghahanap siya ng isang pearl. Nung makita niyang pearl doon sa isang lupa, naghukay siya, nakita niya nandun. Anong ginawa? Umuwi at binenta ang lahat na meron siyang mabili lang ang lupang iyon. Bakit? Kasi meron siyang interest doon, nandun yung pearl na hinahanap niya. Same thing. Sa buhay na ito, kapatid, makinig ka sa akin, tumingin ka sa akin mga mata. Sa buhay na ito, mapasayo man ang buong mundo. Kaya nga challenge tayo ng Diyos, di ba? What profit a man if he gains the whole world? Mapasayo man ang buong mundo. Kung ikaw naman ay walang relasyon kay Kristo, mapapahamak lang ang kaluluwa mo. Naintindihan mo na. At sa mga Kristiyano naman, ang sabi sa 1 Corinthians 15, anong sabi? Kung ang pag-asa mo kay Kristo bilang mananampalataya sa mundong ito lamang, ikaw na ang pinakakawawang taong nabubuhay sa balat ng lupa. See? Kaya nga, importante yung mga kasama mo eh. Alam niyo, ina-encourage ko niyo ngayong gabi. Kung ang mga kasama mo, walang pakialam kahit Kristiyano yan, kung hindi ka dinadala sa paglago sa iyong pamumuhay kay Kristo at hindi nila treasure o kayamanan ang kanilang relasyon sa Diyos, you better cut off your connection to them. Maghanap kayo ng bagong kasama. Alam nyo ho ang pinaka-context nung 1 Corinthians 15:33, bad company, okay, do not be misled, bad company corrupts good character,
ang pinaka-context niyan, mga mananampalataya. Mga mananampalataya na walang paniniwala sa pagbabalik ng Panginoon, walang paniniwala sa muling pagdating ng Panginoon. Sabi doon, huwag kang magsasama, huwag kang madaya, huwag kang magpadaya. Ang masasamang kasama ay nagsisira ng mabuting asal. Anong ibig kong sabihin? Maybe tonight, as you're listening to me, you have to change your alliance. You should be in alliance with honorable men. When I speak about honorable men, people who always honor God, you change your alliance. Or maybe you have someone or mayroong mga tao na nagkoconnect sa'yo, na bad influence sa'yo, cut them off. Hindi ho masama. You cut them off. Why? Because if you allow them to still access your life, you have access in you, ano mangyayari? Mag-i-influence. Lahat ng mga tao na mayroong access sa buhay mo, they have an influence over you. Malinaw na. Kaya nga, tingnan mo yung mga alyansa mo. Sino ba yung mga kasama mo? Sa church. Kung puro na lang reklamo, mga nakasama mo sa church na hindi satisfied sa pamumuno ng pastor mo, cut them off. Because whether you like it or not, gusto mo hindi ang pastor mo, siya pa rin ang carrier ng grace mo. Ngayon kung yung mga kasama mo, mga reklamador, mga rebelde, ayan ang tatapos sa'yo. Naunawaan mo? Basahin nyo yung 1 Corinthians 15, yung do not be misled, bad company corrupts good character. Ang context niyan, mga mananampalatayang walang paniniwala sa pagbabalik ng Panginoon. Malinaw na. That is why it doesn't mean nakasama mo sa church. Lagi mong tandaan. Pag hindi niya kayamanan ang kanyang relasyon sa Diyos, you better cut off that person. Hindi ko sinasabing kamuhian mo, putulin mo lang. Bakit? Kasi pag siya'y nakakonnect pa rin sa'yo, mayroon pa rin siyang influence na gagawin sa'yo. At pag na-influence siya, kalalo ka ng hina. Saan ka kukonnect? Doon sa mga tao na uhaw, gutom sa Diyos, mayroong ang kanilang treatment sa kanilang relationship sa God, kayamanan. Na hindi nila ipagpapalit kailanman. Mawala na ang buong mundo, mawala na yung kanilang mga ari-ari, kung anuman yung mawala sa mundo, basta wag lang ang kanilang relasyon sa Diyos. Bakit? Yun ang kanilang pinakakayamanan, na kahit sa kabilang buhay, taglay-taglay nila, at yun ang kanilang ipipresent sa Diyos. Lord, I keep the faith, I protected, and I treasured my relationship with you. Here I am standing before you, O God, pure and true in my relationship with you. Hallelujah. I sense the presence of God. I know you sense it also tonight. Hallelujah. Amen. Palapakan natin nga si Lord ngayong gabi. Glory to God. Importante to. Anong treatment mo sa relasyon mo sa Diyos? Tanungin mo sarili mo and be honest to answer that. Is it your treasure? Kasi where your treasure is, there your heart be also. Malinaw lang, kung hindi mo kayamanan ang iyong relasyon sa Diyos, mayroon kang pinagkakabalan sa sanlibutan na umuubos ng panahon mo, umuubos ng iyong pagkatao na kung saan, Kristiyano ka na lang sa title, pero sa action mo, wala. Malinaw, tuloy natin. Okay, verse 24 tayo kuya, verse 24. Next slide. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Nakita niyo na? How to become a good steward with our wealth, with our resources? Tingnan niyo ako mabuti, mga kapatid. Diyos na mismo, ang Panginoong Jesus na mismo, ang nagbigay ng ehemplo. Imagine mo, ha? He is God, pero ang Diyos mismo ang nagpakita sa atin. Diyos mismo, ang Panginoong Jesus mismo, ang nagsabi na ang tanging kalaban ng Diyos sa buhay ng isang tao, maging mananampalataya, ay walang iba kundi ang kayamanan. Resources. Malinaw? Diyos mismo ang nagkumpara sa magiging kalaban niya at karibal niya sa buhay ng isang tao. Ano ito? Kayamanan. Kaya nga ngayong gabi nililinaw sa atin ng Diyos. Mapasayo man ang buong sanlibutan, pag sinabing buong sanlibutan, maging kayamanan ito mapasayo. Kung wala ka namang pananalig kay Kristo, mapapahamak ang iyong kaluluwa. Bali walang kwenta ang lahat ng bagay dito sa lupa. Malinaw na, kapatid. Diyos mismo, ha? Maintindihan nyo. Kaya nga pala ikaw sinasabi. Listen to me carefully. Look at me now. Watch me now. Ang isang tao na nasa kahirapan, wala siyang ibang gagawin kundi tumawag ng saklolo, tumawag ng pagpapala, tumawag sa Diyos at manalig sa Diyos. Yan naman ang pabor sa isang nahihirapan. But remember this, when the Israelites entered into the promised land, they forgot God.
Why? Because in the promised land, their lives were so blessed. Kaya pinaalala na Diyos sa pamamagitan ni Moses, pag kayo'y naroon na, pag kayo'y pinagpala, huwag niyong kalimutan ang lahat ng pagpapalangit galing kay Yahweh. Pero anong ginawa nila? They began to turn their back from God and began to worship idols, including their possessions. Anong ginawa ng Panginoon? Sabi ng Diyos sa kanyang pangako, lahat ng ginawa ko sa mga tampinalayas nyo dyan, gagawin ko rin sa inyo. Nagatan nyo na ho? Diyos mismo nagsabi, ang kalaban at karibal niya sa buhay ng tao, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, walang iba kundi possessions. That is why clear as crystal yung Psalm 24 verse 1. God is the owner, we are just managers. So wag kang kampante. Na akin ito, wala ho kayong pag-aari. Wala rin ako pag-aari. Even our lives, even you and me, we are God's property. Malinaw na? Eh, Pastor, bakit hindi lang pinangalan kay Kristo? Napakapangit naman. Sino mayari ng bahay mo? Sino nakagisa title? Jesus Christ. Ipagkatawanan ka. Kaya nga sinasabi ko, pinangalan sa'yo kasi nagtitiwala ang Diyos sa'yo na mabuti kang katiwala at hindi mo kukunin sa Kanya at hindi mo na nakawin sa Kanya yung pinagkatiwala niya sa'yo. Let us prove ourselves to God. Alam nyo, kung si Lord ang tatanungin, wala na siyang ipaprove sa atin. Bakit? Proven na siya. Proven and tested. His love is unfailing. His mercy is unending. His faithfulness is everlasting. And they are new every morning. Wala na siyang papatunayan. Tayo na ho. Kumbaga sa basketball, yung bola na sa atin na patunayan natin sa Diyos. Lord, hindi kayo nagkamali sa pagpili sa akin. Hindi kayo nagkamali sa pagtiwala sa akin ng mga pagpapalang ito. Imamanage ko ito ng maayos. I will become a good steward so that when I face you, ang gusto kong marinig, pagharap ko sa iyo, well done, my good and faithful servant. Kapatid, habang nakikinig ka ba sa akin ngayon, pinangarap mo ba yan? O talagang puro ka na lang pandemic or puro ka na lang iwan ko ano pinaggagawa mo? Dumating ba't sumagi ba sa espiritu mo, sa isip mo, sa puso mo, na gusto mo pagharap mo sa Diyos? Ang una mong marinig sa kanyang bibig, well done, my good and faithful servant. Alam niyo mga kapatid, I remember the dream of Dr. Jonathan David. Sa kanyang mensahe ho, na aking napakinggan. He had an encounter with Christ face to face. Makinig kayo mabuti. Nung ma-encounter niya ang Panginoong Jesus sa vision or sa dream, face to face, nung magtama ang kanilang paningin, wala raw sinabi ang Panginoong Jesus. Walang lumabas sa bibig ng Panginoon na any word, just looking at Him. He sensed something in his body. Ang sabi niya, through his eyes, when he looks at me, I felt that every cell of my body is exploding without saying any word. Tingnan niya mabuti. Mga kapatid ko kay Kristo na mga mananampalataya, itong ating pagiging Kristiyano ay isang napakalaking pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. Para paglingkuran siya, sambahin siya, bigyan siya ng kaluwalhatian, anything na gusto mong gawin sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, binigay sa atin lahat. Just like Dr. Jonathan David, sabi niya, I felt that every cell of my body is exploding. I do not know because His presence is very strong. Tingnan niya ako mabuti. I hope and pray na hindi tayo kasama sa iiyak pagdating natin sa langit. Bakit iiyak? Kasi pag nakita mo ang Panginoong Jesus, masasabi mo talaga, He is worthy to be praised. Sa ngayon kasi, when you mention, ano bang dating sa iyo when you mention the name Jesus? Siguro iba sa inyo, Jesus, ganun lang. Pero sa mga sensitive, sa mga uhaw, sa salita ng Diyos, sa mga mayroong intimacy with the Holy Spirit, the name Jesus is no ordinary name. The name Jesus is a very powerful name for them. The name Jesus is equal to miracles. The name Jesus is equal to an everlasting power. The name Jesus is equal to victory.
Ganun ho ang pananaw. Kaya nga, alam nyo, the Lord is just reminding us all, refining our spirit. Ngayong gabi, nakikita ko, hasaan eh. Kumbaga, yung hasaan, tama ba? Hasaan ba yan? Hinahasa tayo ng Diyos, yung sensitivity natin in the spirit. Bakit? Iba sa atin, wala nang dating ang salitang Jesus eh. Para na lang Jesus na magtataho sa kanto eh. Alam nyo ho, when you hear the word Jesus, sa mga sensitive, sa mga uhaw at gutom sa presensya ng Diyos at sa kanyang salita, the name Jesus has a great powerful impact in their lives. Yung bang pag narinig mo, Jesus, there's something inside you. The baby in the womb, lift up. Why? Your spirit is being lifted up. Why? Because that name, the powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Iba ang dating. Malalaman mo, kapatid. Huwag kang ma-offend sa akin ngayong gabi, kapatid. When I mention the powerful name Jesus, kung walang arrive sa'yo, isa lang ibig sabihin, mukhang may diferensyang espiritu mo. Because to the one who is sensitive, who treasured his relationship with God, who treasured the Word of God, who treasured his intimacy with the Holy Spirit, the name Jesus is a very powerful name. Kumbaga, mayroon siyang ano, may spark sa spirit mo pag nabanggit yun. Ngayon kung walang spark, isa lang ibig sabihin, lobat ang spirit mo, kapatid. That is why you are expecting God. Kaya sabi kanina ni, ano, yung pinadala ni Pastora Shirley Ontalan, naninigarilyo ka, naglasinggero ka pa, tapos nagpipray ka ng good health sa Lord. Bigyan ka ng good health. Same thing. You want power, signs, wonders, miracles, healing, deliverance. And then, you are not hungry. You are not thirsty for God. You are not hungry and thirsty for His Word. You don't have an intimacy with the Holy Spirit. Where in the world? Are you there? Are you listening? Anything na ikukumpara mo sa Diyos, parang ikaw sinasabi, ang Diyos mismo nagkukumpara, resources, kayamanan. Siya mismo nagsabi, yan ang karibal niya. Ngayong gabi, I want you to understand. Let's make our relationship with God our treasure. Kaya hanap tayo ng hanap ng kayamanan sa mundong ito. Wala kang mahahanap dyan. Nasabi mo, may milyones ka, bilyones meron ka, kayamanan na yan. No! It's not! Yan pa nga maging mitsa ng buhay mo eh. Don't get me wrong ha. If you will look at people who are not, you know, not rich, tingnan mo sila. Kung matulog, may kasamang hilik pa. Why? Because they know that no one will kidnap them. No one will do anything wrong to them. Why? Because they are not rich. But look at rich people. They cannot go out from their home without any bodyguard. And every time na sila kikilos, gagawa, maalala, ito, kwento ito, nakakatawa ho itong kwento na ito. Nung siya mahirap pa, kahit na siya nakahubad lalabas, walang damit siya, lalaki, walang damit eh, talagang wala siyang pahinta sa damit. Okay lang, pahampas-hampas lang dito. Nung lumaman, hindi na makalabas. Pag lumabas man, mayroon mo ng bodyguard na magki-clear ng area. Lalabas siya, boss, huwag mo na boss. Huwag mo na boss. Clear mo na natin. Okay boss, pwede na. E minsan, siya po ay nasi CR. Najijingle ho siya. Papasok sa siya direct. Boss, huwag mo na boss. Tingnan mo na natin. Ah, boss, check mo na natin. Baka mayroon mga ano dyan. Kapipigil niya. Kasi ingihin na siya. Gusto niya nang mag-CR. I-check mo na ang CR kasi baka meron. Sa kanya hong pagpipigil, naihisa pantalon. Niya sabi, boss, pwede na. Ay, tapos na. Nakita nyo. Kaya nga ho, nililinaw natin. If your treasure is God, your relationship with God is your treasure. His word is your treasure. The intimacy, your intimacy with the Holy Spirit is your treasure. I'm telling you. Treasures in the world is just a bonus of treasuring your relationship, intimacy, and your strong and accurate connection to God. Yun ho ang totoo talaga. Kaya sabi niya, seek first
the kingdom of God, the government of God, increase the government of God, unahin mong pag-arihan ka ng Diyos. Mabuhay ka sa katuwiran. At lahat ng kailangan mo, kanyang ipagkakaloob. Yan ho ang tunay na kayamanan. Now tonight, I want you to thank God while you're listening to me right now because it's giving you the keys how to become prosperous, how to become successful in this life. You need the God factor. Without God factor, there is no God favor. Without God factor, there is no God's blessing. Yung God factor is secure mo. How? By treasuring your relationship with Him, intimacy with the Holy Spirit, and securing your intimacy, securing your relationship, treasuring your relationship, treasuring your intimacy, and treasuring His Word. Those three things, do it tonight and for the rest of your life. And I assure you, 150%, the blessings of the Lord, the treasure of this world will be just added to you. Di ba sabi sa Deuteronomy 28, if you obey my commands and carefully follow all, if you obey me today and carefully follow all my commands, ano mangyayari if you fully obey? I will command these blessings. God will command the blessings to come to you. And it will not only come to you, but it will overtake you. Why? Because you will become a channel of blessings to others. Kaya ang challenge ko nung Tuesday, ang mga unbeliever, people in the world are already having their community pantry. Where are the Christians? I do not know. And one of our greatest calling as Abraham's descendants is to become a blessing. Nations will be blessed through you. That is why wherever you are a blessing. Now, if you do not understand this, you keep on seeking for blessings while you already have it. What is it? Your relationship with God. Siguro, oras na, no? Ating gawing kayamanan. I-treasure natin, pasalamatan natin ang Diyos. While where you are right now, begin to thank the Lord that ikaw pinili ka, handpick ka ng Diyos. Don't you know, that ang tao sa buong mundo, almost 8 billion na? 8 billion, yes! Pero isa ka sa pinili, handpicked. Ano ba yung handpicked sa Tagalog? Pinili ng Diyos. Sa dami niya na, isa ka sa pinili, magpasalamat ka. Nasaan problema? Because of ignorance, because of lack of diligence in the Word of God, hanap ka ng hanap sa mundo. Tapos naghahanap ka sa mundo, hindi mo inuna ang Diyos. Tapos nagpipray ka, na ibibless ka. Forget it. Ulitin ko ha, kahit na matutulig ang iyong tenga, people or a person who do not prioritize God in their lives cannot expect any blessings, any favor, or anything from God. That's a very strong statement. I want you to remember that tonight. Because if you are not prioritizing Him, what you sow is what you reap. Kung si Lord ay panghuli lang sa buhay mo, di panghuli rin lang ang blessing mo. Buti nga, kung blessing ba ang tawag niya, baka mercy na lang yan. Awa na lang. Malinaw? So, pinakita ko sa inyo yung greatest challenge ng isang Kristiyano sa kanyang buhay pagdating ho sa treasure. Kaya nga importante, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Lahat ng gagawin mo, ha? Lahat ng gagawin mo ay para sa kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. That is laying for yourselves treasure in heaven. Now, how to become good stewards of God's treasure? How? Number one, Proverbs 11:25. Anong sabi? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. Anything that God had entrusted you, di naman kailangan kasi ngayong iba, ganito kasi mag-isip, Pastor, pag ako lang pinayaman ng Diyos, talagang magtatayo ako, hindi lang community pantry, magtatayo ako ng grocery at lahat libre. Kapatid, kailan pa kaya yun mangyari? Yan ang tanong, kailan pa kaya? Tawag dyan pangarap. Pangarap sa hangin. Makinig kayo sa akin. What God had given you right at this very moment? Yan naman ang tinanong ng Diyos, di ba? Doon sa John chapter 6. Anong meron tayo? Okay? 6, 5 loaves of bread, 2 fish. Enough na yun sa Lord para gumawa siya ng miracle. Anong sabi niya kay Moises? Nandiyan na yung mga Egyptians. Papatayin sila. Ano sabi ng Lord kay Moses? What is in your hand? The staff. Tungkod lang to Lord. Ano magagawa nito? Alam nyo, kahit ano pang meron ka sa kamay mo, pag yan ay gagamitin mo para sa kaluwalhatian ng Diyos, yung maliit at kukunting nasa kamay mo,
Kung ano man yung meron dyan, yan ang pagsisimulan ng iyong miracle. Alinaw? Moses parted the Red Sea using the staff in his hand. Ang problema kasi sa atin, hindi natin, parang katulad ng balo dun sa time ni Elijah, what do you have? Nothing but a little oil. Malinaw? Anong meron ka? Wala, wala na po, kundi kakaunting oil. Kita mo, hindi naman pala wala. Yan ang mahirap sa atin kahit mga Kristiyano. Mayroong kakaunti, ang tingin natin sa kakaunti, wala. Dapat ang tingin mo sa kakaunti, dito, sa kakaunti na to, hindi mo tatawagin kaunti, ito ang magiging source ng miracle mo. Malinaw? Now look at me now. Whoever refreshes others will be refreshed because a generous person will prosper. And whoever refreshes others will be refreshed. Ano lang ibig sabihin? What you have now in your hand, the Lord doesn't care if it is huge or small. The Lord doesn't care kung yan ay malaki, maliit, kung yan ay kukunti o marami. Ang issue ngayong gabi, are you willing to refresh others? Because those who refreshed others will be refreshed. Malinaw, kapatid. Ganito tayo dapat mag-handle ng resources ng Diyos. Hindi na natin hintayin na magkaroon muna ng grocery, kapatid. Matagal pa yun. Pero kung marunong ka na magsimula ngayon at nakita ng Diyos at tapat ka sa mga pinagkaloob niya sa iyo, kung talento mang ginagamit mo sa kanyang kaluwalhatian, kung mayroon ka mang kukunting finances na ano, handa mong ibigay doon sa mga tunay na nangailangan, ano mangyayari? Para ramihin ng Diyos yan. Ang nawaan mo, kapatid? Kaya nga, kung ikaw ay buhay at nakikinig ka sa iyo ngayon, itong mensahe na to, talagang ito'y itinuon ng Diyos para sa iyo. Because I know na isa ka sa nag-iisip, gusto ko sanang tumulong, kaso hindi ko kayang magkaroon ng community pantry kasi medyo malaki-laki yung budget. Who told you? The boy has the only five loaves of bread and two fish. And he was able, and the Lord was able to feed, use it to feed thousands of people. Yung kukunti mo, kapatid, maybe there are families right now or a family praying for food. They're praying for food. Gutom na sila, nananalangin, Diyos ko, maawa ka sa amin, buhayin mo kami, pakainin mo kami, Lord. Di na namin alam ang aming gagawin. Di ba napakasarap? Kung yung merong ka, kung ano man ang pinagkaloob sa'yo ng Diyos, I don't care if it is many, it's big or small, nanawaan mo, kapatid, kung hinihipo ka ng mensahe ngayong gabi, at alam mo, yung kapitbahay mo, isang tao na kakilala mo, na alam mong nahirapan, why not just cook a meal for them? A meal. Why? Because you do not know that you are already the answer to their prayers. Do not expect God to come down and feed them. No, no, no. We are His hands because His hands is reaching. We are His heart because God's heart is beating. Malinaw? We are His feet in reaching those who are in need. And what about the things that I am about to give them? It is not your problem. He who provide seed to the sower. Ang hinahanap ng Diyos yung mga tao na handang magtanim. Dahil ang kanilang itatanim, Diyos din ang magbibigay ng kanilang binhi, ng kanilang resources para itanim sa iba. Are you willing to become the heart of God, the hand of God, the feet of God to reach those who are in need? Or you are just part of people na kung ako lang ay magkaroon, kung ako lang ay magkaroon ng ganito, kaso wala. Puro ka kaso, hindi ka naman abugkad. Malinaw? Puro lang pangarap. Magsimula ka kung anong meron kang kukunti. Kung meron ka magigitang taong dumadanas sa tingin mo, nangangailangan, gutom, ito ng pagkakataon mo. Bakit? Baka nananalangin yan. At gusto mo, simula sa gabing ito, ang prayer natin lahat kasama ko, Lord, make me an answer to the prayer of someone. At pag nangyari yan, ibig sabihin, willing ka na magiging sower ng seed mula sa langit. Walang problema sa seed. Ready ang Diyos magbigay ng seed. Ang hinahanap niya, yung mga faithful sower. Kasi bakit? Baka yung kanyang mabigyan ng seed ay hindi faithful, kakainin yung seed sa halip na maibigay sa tunay na nangangailangan. Alinaw, mga kapatid. Simula pa ako kanina, I know marami na kayong natanggap sa spirit nyo. Whoever refreshes others will be refreshed by God.
Malachi chapter 3 verse 10 to 12. Bring the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house, and put me to the test now in this, says the Lord of armies, if I do not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows, then I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruit of your ground, nor will the vine of the field prove fruitless to you, says the Lord of armies. All the nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord. In the area of tithing. Alam niyo mga kapatid, papaalala ko lang ito. One way of securing your divine immunity against this adversity that we are in right now is being faithful in bringing, not giving. Tithing is not giving. It is bringing back what belongs to God. If we are faithful in bringing back our tithes and offerings to the Lord, God had promised that He will open the windows of heaven. I have found it in the book of Genesis, ang ginamit ng Diyos para pabahain ang buong sanlibutan. Ang sabi, and God opened the windows of heaven or the floodgates of heaven. Same thing. If you are faithful in giving back or bringing back your tithes and offering to God, which serves as your divine immunity against the adversity that we are in right now, nagagawin niya, He will also open the floodgates of heaven and pour out so much blessing. But we need to test Him. Alam nyo, ito yung pinaka-the best na panahon. Timely. The word of God for the season. If you want to experience an open heaven, the blessings of the Lord, then be faithful in giving back your tithes and offering to God. Alam nyo, pag naangatwiran ng mundo, magta-tithes and offering ka pa, alam naman ng Diyos, maintindihan niya naman yan. No. A principle from God is always a principle. And a principle from the word of the Lord is not, kumbaga, no alteration. Hindi siya pwedeng i-adjust. Tao lang ang nag-a-adjust. And if man wants to, kumbaga, i-alter niya, no alteration, no adjustment. Pag gagawin mo yan, then you're violating the law. And you will suffer the consequence. As long as you eat, as long as you have something in your hand, do not allow yourself. Be a good steward of God's treasure. Bring back what belongs to God. Because there is a work that needs to be finished while to advance the kingdom of God on earth. Kailangan yan. At pag ginawa mo yan, nagiging mabuting katiwala ka, you become a good steward in the Lord. Every time the Lord released blessings from heaven, you will have your portion. Why? Because you are a faithful and a good steward of all His resources. At anong gagawin ng Panginoon? He will rebuke the devourer. He will rebuke the devil. He will rebuke the virus to come to you. At ibibless niya pati trabaho mo. Alam niyo mga kapatid, marami yung mga kapatiran, mga Kristiyano na wala ng trabaho. At napapansin ko, yung mga faithful in bringing back their tithes and offerings to the Lord, nakikita ko. Oo, di sila papasok sa trabaho, pero work from home. Ano ibig sabihin? Magtataka ka eh. Pero bakit yung iba nangawala? I am not condemning anyone. Ha? Kasi pwede rin na tither na wala sa trabaho, pero malalaman mo, pag tither, nagbinabalik ng tama yung kanyang tithes and offering, mapapansin mo, they survived. At the same time, God had given them mas maganda kaysa dati niyang trabaho. Alam nyo, hindi ang Diyos pwedeng tumalikod sa kanyang mga salita. Dito ako magtatapos. Ha? When God said it, it will be done. Kahit magwelga pa ang buong impyerno. Pipigilan man ng demonyo. Hindi, wala siyang magawa. Malinaw? Why? Because pag ang Diyos na nagsalita, final. Ang Diyos ay hindi sinungaling katulad ng tao. Ano ang kanyang sinasabi, ito'y kanyang ginagawa. Ano kanyang pangako, kanyang tinutupad. Bilang 23:19. I-re-rebuke ng Diyos ang demonyo. At anumang gawin niya sa trabaho mo, hindi magkatagumpay. Bakit? Kasi ikaw ay tapat sa pagbabalik, nagiging good steward ka't binabalik mo ang iyong ikapo at ang iyong handog sa Diyos. Diyos ang magpoprotekta sa trabaho mo.
Diyos ang magpaproteksyon sa pamilya mo. At ano pa? Ano sasabihin nila? I-re-review kong devourer, at the same time, mapapakinabangan mo, mai-enjoy mo ang fruit ng iyong labor. Ito ho ang pangako ng Diyos sa mga good steward of His treasure. At sasabihin ng iyong mga kaaway, ano? All the nations call you blessed. Okay? For you will be delightful land, says the Lord of armies. Mga tao na mismo sa kanilang bibig ang magkasabi, pinagpala tong taong ito. Bakit? Kasi nakuha mo ang sekreto to become a good steward of God's blessing. Ngayong gabi ho, aking pakiusap, pamamanhik sa ating lahat. Lumugar po tayo sa tamang lugar na pagdadalhan sa atin ng Diyos sa gabing ito. Let us be a good steward of His treasure. What is the treasure of a true believer? His relationship with God. Hanap tayo ng hanap ng kayamanan sa lupa. Nandito lang pala sa kamay ng Diyos. Ang ating relasyon na sa atin. Ang tunay na kayamanan na sa ating kamay, mga mananampalataya. Kayamanan mo ba ang relasyon mo sa Diyos ngayong gabi? Kasi kung hindi, you miss the point of being a believer. Pangalawa, treasure His word. Kayamanan ba sa iyo ang salita ng Diyos? Pag binabasa mo ba ito, italagang feeling mo, talagang your faith is being empowered, established. Your spirit is leaping like a baby in the womb. Is the Word of God your treasure? Is your intimacy with the Holy Spirit your treasure? Uhaw ka ba sa Holy Spirit? Uhaw ka ba sa pagkikipagniig sa Kanya? Three things lang, kapatid. And then, are you a good steward when it comes to your tithes and offering? Do not listen to what the world says, because anything that the world says are all false. Only the Word of God is true. Let God be true and all men a liar. Malinaw, isa lang ang totoo, Diyos. Jesus. Tanong ko sa iyo, when the name Jesus is mentioned, anong dating sa iyo? Mayroon bang dating sa iyo? Kasi ang uhaw at ginawang treasure ang kanyang relationship sa Diyos, treasure ang salita ng Diyos, treasure ang intimacy with God, every time that name, the Lord Jesus Christ, is mentioned, there is something in His spirit leap like a baby in the womb. Kung wala pang ganun, walang spark, walang nangyayari, I think tonight, we need to pray and ask God to bless us. Malinaw, let us come to the Lord. Samahan niyo po ako. Manalangin tayo sa Diyos ngayong gabi. Magpakumbaba po tayo. I hope and pray na kanina sa prayer ko, yung puso natin mga kapatid ay tender, talagang malambot para yung pagpasok ng salita ng Diyos ay madali makapenetrate sa inward part. And then, mayroon tayong humble heart na kahit tayo po'y nasa pool ngayong gabi, nagpakumbaba tayo, kinikilala natin yung kanyang pangunguna at pamumuno. Pangatlo, teachable. Ready tayong magbago. A person who possess a teachable heart is willing to change no matter what the cost. I pray that tonight, you will join me. Samahan niyo po ako. Panginoon, salamat po ng marami for reminding us to be a good steward of your treasures. Life is a treasure that you've given us. Patawarin niyo po kami kung di namin pinapahalagahan, bagkus yung mga pangangailangan na mas pinapahalagahan namin. Mas mahalaga ho ang buhay kaysa pangangailangan. Forgive us. Kasi kung ano ng kayamanan hinahanap namin sa libutan, yun pala yung kayamanan walang hanggan na sa amin na. At ito'y walang iba kundi yung relasyon namin sa iyo. Salamat, because out of 8 billion people, almost 8 billion, isa kami sa iyong hinanpik, pinili talaga. Lord, give us the grace to govern and the power to prevail para patunayan naman po sa inyo na hindi po kayo nagkamali sa pagpili sa amin. Lord, salamat din po na binigyan nyo kami, Panginoon, ng revelation ngayong gabi. That we should also treasure your word. Because your word serves as our antibiotic in the spirit.
spiritual antibiotic. Hindi lamang antibiotic, kundi spiritual healer. Ito po yung aming pag aming tinitake, gumagaling kami sa lahat ng aming karamdamang spiritual. Patawarin niyo po kami kung wala kaming panahon sa iyong mga salita at kung ano-anong pinaggagawa namin na walang kakwenta-kwenta. Patawarin niyo po kami. Pangatlo, Holy Spirit, O God, patawad po kung madalas namin kayo nasusuway. Pero ngayong gabi, salamat sa pagpapaunawa. Kung mayroon man kaming gawing kayamanan, yung aming intema si with you, God, Holy Spirit. I pray that you will speak to him or to her who is listening tonight. Lift up your hands, mga kapatid. I declare in Jesus' name that the Lord will release to you the grace to govern and the power to prevail. For you to treasure your relationship with God, the Word of God, and your intimacy with the Holy Spirit. So that whatever you have in your hands, whether big or small, whether kokonte o marami, the Lord can use it for your miracle. I pray that the Lord will give you a special miracle tonight as you treasure Him in your life. I pray that God will also bless you, all the works of your hands, and your table will never run out of food, and multiple streams of income will be upon you. This is my prayer in the name of Jesus Christ our Lord, and the blessed people of God declare, Amen and Amen. See you next Tuesday. God bless. Shalom.